Asher, ano na yung sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery at anong mga gamit yung nakumpis ka dyan? Aga karamihan sa mga nakumpiska dito sa entrada ng Manila North Cemetery ay ang mga flammable material. Partikular na dyan yung mga lighter, mga kolon at mayroon ding mga nakumpiska na sigarilyo at alak. Nakuha naman sa ilan ang bladed weapon o matatalim o matutulis na kagamitan at baraha. Hindi pa man nagsisimula ang extended holiday ay ito na ang mga nakumpiska sa mas pinahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng Manila Police District sa mga bumibisita sa sementeryo. Bukod sa mga nabanggit at mga kahalin tulad nito, ipinagbabawal rin ang pagpasok ng video okay at iba pang sound system. Naglagay na rin ng mga lane para sa mga lalaki, babae, at priority lane para naman sa mga senior citizens, persons with disabilities at buntis. Mahigpit na isinasagawa ang inspeksyon bago pumasok ang mga bibisita sa sementeryo. As of 11 a.m., halos 900 ang tinatayang bilang ng mga individual sa loob ng sementeryo. Mabigat na rin ang trapiko dito sa tapat ng Manila North Cemetery, particular na dito sa westbound ng Bloomingtree Road at Bonifacio Avenue. Simula naman sa Lunes, October 31, ay isasara na sa trapiko ang bahagi ng ilang kalsada malapit sa Manila North Cemetery at pinapayuhan ng mga public utility jeepney na galing sa Bloomingtree na dumaan sa mga alternatibong ruta. Sa ngayon, aga ay wala pa namang naitatala ang Manila Police District maging ang pamunuan nitong Manila North Cemetery ng mga individual na hindi pinapasok sa loob ng sementeryo. Sa ngayon ay nagsimula na rin umulan dito sa lugar at gayunpaman ay meron pa rin mangilan-ngilan na patuloy pa rin pupunta dito sa Manila North Cemetery. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, aga. Okay, maraming salamat, Asher Kadapan Jr.